Kamusta mga idol? Pag-usapan muna natin ang bagong kaganapan sa Gilas. SBP malapit ng pangalanan ang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Ayon kay SBP Executive Director Erica D., sa lalong madaling panahon ay malalaman na ng mga basketball fans kung sino ang kwalipikado na hahawak sa ating basketball national team. Ayon sa SBP ay matagal na daw nilang pinagpaplanuhan ang Gilas program simula pa nung natapos ang Asian Games. Pansamantalang hinawakan ni Team Cone ng Gilas sa Asian at nagbunga naman ito ng magandang resulta matapos nating mabawi ang gold medal laban sa China. Pinalitan ni Coach Team Cone si Chot Reyes dahil madami nang nagprotesta ng mga Gilas supporter na patalsikin siya sa pwesto matapos mabigong makapasok sa quarterfinals ng FIBA World Cup na ginanap pa mismo dito sa Pilipinas. Matagal na din kasing mainit ang usapin tungkol sa pagbabalik ni Chot Reyes sa Gilas Basketball dahil sa hindi magandang pag-recruit ng magagaling na basketball player dito sa bansa. Mabuti naman at nakinig na din ang SBP sa hinaing ng mga basketball fans kaya nagdesisyon sila na tuluyang naalisin si Chot bilang head coach ng Gilas. Sa ngayon ay wala na siya sa listahan ng mga bagong pinagpipilian na hahawak sa ating national team mga idol. Tatlong pangalan ang naging maingay na posibleng humawak sa Gilas. Ito ay sina Team Co ng Ginebra, Norman Black na ngayon ay active consultant ng Meralco Bolts at si Tab Baldwin na kasalukuyang head coach ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Pero mukhang may malaking problema kay Team Co mga idol. Mukhang hindi niya kasi kayang isakripisyo ang pagko-coach sa Barangay Ginebra sa PBA. Matagal na niyang inanunsyo na wala sa plano niya ang hawakan ng pangmatagalan ng Gilas National Team. Mas priority pa din daw ni Team Co ang pagko-coach sa PBA. Mukhang sang-ayon din naman dito ang team manager ng Gilas na si Al Francis Chua. Priority kasi ng SMC na makahakot ng madaming kampyonato sa PBA dahil mas magbe-benefit sila doon. Wala naman pinal na anunsyo ang SBP na wala na sa listahan si Team Cone para maging head coach ng Gilas. Batay kasi sa utos ni SBP President Al Panlilio, pangmatagalan daw ang programang bubuin kung saan 4 na taong hahawakan ng bagong Gilas coach ang posisyong ito mga idol. Nang tanungin si SBP Executive Director Erica D. tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong coach, tumanggi si D. na ihayag ang pangalan at sinabing ongoing pa din daw ang pakikipagnegosasyon sa coach na ito. Ang tanging masasabi lang daw ni D. ay sikat na personalidad daw ang nasabing coach at maganda din ang kanyang track record. Si Norman Black at Tab Baldwin ay maganda ang naging track record sa paghawak nila ng koponan sa iba't ibang liga sa loob at labas ng bansa. Si Coach Norman Black ay nakahakot ng 11 kampyonato sa PBA kabilang ang Grand Slam ng San Miguel noong 1989. Nabigyan din niya ng 5 kampyonato ang Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Kaya naman pasok na pasok si Black na pamunuan ng Gilas sa unang pagkakataon mga idol. Samantala si Tab Baldwin naman ay nabigyan na ng pagkakataon na pamunuan ng Gilas team noong 2015. Maganda naman ang takbo ng kanyang programa sa Gilas, bagamat nagkaroon din siya ng malaking problema sa pagbuo ng Gilas pool noong mga panahong yun. Lumaban ang Gilas noong 2015 FIBA Asia Championship kung saan tinalo tayo ng host country na China mga idol. Naging issue noon ang hindi pagpapahiram ng SMC management ng mga players para maglaro sa Gilas. May hidwaan pa kasi ang SMC at MVP group sa PBA noon kaya hindi maganda ang naging sistema sa pagbuo ng ating national team. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!